Okay, so ngayon, i-share ko lang kung paano yung mag-determine ng cross sa 15 EMA at 180 EMA. So, gamitin natin itong alert natin ng cross EMA. So, ngayon, yung cross kasi dapat maganda yung cross niya. Hindi yung katulad nito. Kasi ito, parang wave siya or isaw na natusok lang dito sa 180 natin. So, yung good cross kasi dapat maganda siya yung may buwelo nga. Diba, kung itong view na to, halos straight line siyang cross dito. And then, yung resistance mo nandito, dito. Diyan, meron pa mo kukuhang at least good, 50 pips, pwede na yun. 50 pips, 5 pips, pwede na yun. Because nasa 5 minutes lang tayo. Same applies to the higher time frame. Okay? So, ito, kung i-debase nyo dito, kung kukos siya, hindi siya magkukos, hindi na cross, fast forward lang natin konti. Yan. Okay, fast forward konti, hindi siya na cross. So, yun, nakita nyo, ito, maganda yung cross niya. Bakit maganda? Kasi halos diretso to. Hindi siya ma-wave, nag-cross dito. So, kung naglagay kayo dito ng 3, after nito, and then, titignan niya sa yung support or resistance niya. Resistance niya dito or dito. Okay, kung mag-check niyo yung ilang tip siya pagkatapos yung mag-entry. Simula dito hanggang sa may resistance. Then, is 8 points or 8.8 tips. Kung ako doon, siguro at least 3 or 5. Check nyo dito sa resistance zone. And then, okay na. Good cross na ako doon. And okay na yung tips na yan. Type 3 to 5 or maglagay ko yung trading stop. And then let the market stop you to trade. Okay na yun. So ito, isang araw, merong lumabas. So kung ilalagay nyo itong cross alert sa MT4 nyo and then i-connect nyo siya yung alert sa phone nyo, gawin nyo lang kapag nag-alert yung phone nyo, check nyo yung chart, tignan nyo kung maganda cross. Second, check nyo saan yung resistance niya or yung support niya kung pa-sell man siya, bearish or bullish. So, ito yung last January 3 hanggang 4. Yan, ito lang. Ito ko nag-cross to, okay din yan. So, check natin yung iba. So, hindi ako nag-take ng other itong cross. Yung cross na ganito. Ito, pwede ko pa itong i-take. And then, ano ba, sumali yung trade. Hindi siya sumuli ng baba. Gagawin ko dyan, kung saan yung kalahatian nito, mag-add ako ng isa ulit na trade. And then, once na, siyempre nag-lagay dito, aangat, negative ka. Tapos negative ka dito, nag-lagay ka ng isa, bumaba siya, malapit doon sa entry mo, slope niya pareho. Dar pa rin pa yung kita doon. Okay? And then, stop loss. Yung gagamit kayo yung stop loss, pwede kayo mag 10 pips plus yung spread ng broker nyo. Kung mag 2 pips siya, 1.3, so 11.3 or 12 points or 12 pips. Okay nyo. Right? So, tulad nito, ganda yung cross. Then, nung na-cross siya, check nyo sa yung resistance zone. So, di ba akong lalagay sa taas nito? Either trading stop or take profit. Okay nyo yun. Nasa 93 points. Not bad. Okay nyo. Hindi pa rin sisimula, okay lang. Kasi lagi yan nag-i-reflect mo na or dare-derecho. Ang laki ng position, you're all good. Okay? Yun lang. Thank you. Bye for now.